more than two months ago, tayo nagkaroon ng kampanya ng barangay free COVID, no? Free of COVID, no? Infection sa kanilang barangay. At natutuwa po tayo, yung ating pangarap ay hindi pala imposible. Posible pala. 73 barangays, no? Ang nag-qualify doon sa ating kampanya na sa loob ng 2 buwan kailangan walang impeksyon sa kabilang barangay. At natutuwa tayo sapagkat nangyari at nagkatotoo yung pangarap natin na as much as possible, sana nga, sana lahat ng barangay ay tularan ito. Ngayon, yung ibang barangay naman, no, napansin natin na talagang nag-effort, no? Iba nga, isa lang ang infection nila o 2 lang ang infection nila sa loob ng 2 buwan. Ngunit hindi po sila qualified doon sa ating privilege na pinagkakalabor, what we call incentives. No, doon sa mga chairman na yun, mga kagawad, secretary, treasurer, nag-effort din. I know, nag-effort kayo. Maraming salamat sa pakikisa ninyo sa panawagan ng lungsod na mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan, ang mga batang Maynila. Ngayon, doon naman sa mga barangay na yun, as we speak, ang mga salapi ay papasok na sa inyong barangay account. At maaari nyo itong magamit sa mga darating na mga linggo at buwan para makatulong din sa inyong mga kababayan. Dahil alam ko po, marami sa mga barangay ay wala na po talagang budget, no? Maliliit lang po ang budget ng barangay sa lungsod ng Maynila. May ilang malalaki, pero mabibilang mo sa daliri. Pero malaki din yung kanilang nasasakupan. Pero marami sa barangay sa lungsod ng Maynila, napakaliit ng pondo. Kaya kung kami ay maging bahagi na maibsan yung mga pangangailangan ng inyong kabarangay, then so be it. As long as we have one common goal, which is COVID-free. Now, today, sa mga manunood po, no, nakikisuyo po ko, kung po pwede ay i-share ninyo ito sa mga kakilala ninyong barangay officials, kagawad, secretary, treasurer, at barangay chairman, tanod, and so on and so forth. Pero mamaya ibababa na to sa barangay bureau through Director Romy Bagay, kung saan ibababa itong bagong executive order na aking pinirmahan a few minutes ago. Ano po yung executive order number 45? Due to insistent public demand, na kasi talagang gustong sumapi, maraming nakikiusap, gusto nila ulit mag-try, no? Ilulunsad natin muli ang ating kampanya na maging COVID-free ang kanilang barangay. So, sa mga hindi nanalo, meron kayong pag-asa ngayon. Sa mga nanalo naman, naku, pwede kayong magtuloy at mas malaki ang incentive na inyong makukuha. Under Executive Order Number 45 na pinirmahan ko a few minutes ago, an order providing incentives to barangays which are COVID-free for the period of covering, ito po ang simula, December 1 up to January 31, 2021. So, 2 buwan ulit ang challenge natin. Kailangan natin yan na talagang magsikap kasi malamig po ang panahon. Malamig ang panahon, marami tayong okasyon na kung saan ang bawat pamilyang Manileño o pamilyang Pilipino will celebrate holidays among each other within their family. If we are going to continue our goal na mailigtas at huwag magkahawa-hawa ang ating mga kababayan, ay kailangan patuloy tayong magdisiplina at magpatupad ng mga alituntuning pinaiiral ng IATF at ng inyong pamahalang lokal na lungsod ng Maynila. So, ito po ang kicker, no? Ganun din ang lahat ng barangay na magiging COVID-free simula December 1 hanggang January 31 ay tatanggap muli ng 100,000 pesos na incentive sa inyong pamahalang lungsod na papasok sa budget ng barangay.
Pangalawa, doon naman sa mga 73 na barangay, kung mananatiling free, COVID-free ang inyong barangay, kayo naman ay magkakamit ng 200,000 pesos. So, ang ibig kong sabihin, yung naging magaling at magiging mas magaling pa, ay doble ang magiging insentibo sa inyo para na rin mapakinabangan ninyo na maitulong sa mga pangangailangan ng ating mga taga-barangay. Doon naman sa mga hindi nagtagumpay, ngunit almost there, now you have a chance to be better next time around, which is starting December 1 to January 31. So, yan po ang itutuloy nating kampanya na nakita naman namin yung effort. At hindi naman maikakaila sa inyo, no, nandiyan sa inyong screen kanina, we have about 475 from a regular 1314-1112-1314 infection a day. So, dahil sa inyo, mga barangay opisya, dahil sa inyo, mga mamamayang kung tagalungsod ng Maynila, dahil sa inyo, mga batang Maynila, nasa inyo nakasalalay na huwag tayong magkahawa-hawa. Kaya, ang aking panawagan, lagi-lagi, no? Please wear your mask. Kung kaya nyo, bumili kayong face shield. No? Wash your hands. Practice physical distancing. These are the things, minimum, madaling gawin. Para bang pag-ingatan ninyo ang inyong sarili, pag malasakitan ninyo ang inyong sarili na huwag ma-infeksyon, para nyo na rin pinagmalasakitan at pinag-ingatan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyo sa kani-kaniyang tahanan. Kaya po, ang tagumpay ng programang ito ay nakasalalay sa taong bayan sa barangay. Kami naman sa pamahalang lokal ay hindi naman po tayo titigil ng mga maliliit na kaparaanan na patuloy natin, hindi man natin maperpekto, ha? Patuloy natin masupress. At huwag lumaganap ng gusto na hindi na natin kayang bigyan ng tamang medical attention at to the point, may expose na naman sa problema yung ating mga medical frontliners. So, kaya po sa inyo mga tagalungsod ng Maynila, sa inyo mga barangay official, good luck. No? And thank you for your cooperation. Thank you and we appreciate your effort. Now, this is a chance for those who did not qualify ay maaari kayong mag-qualify. So, muli, ayan po mga kababayan, ang mahalagang announcement natin dahil sa nagkaroon tayo ng baby wins o maliliit na tagumpay. Pero hindi pa tapos ang laban, ha? Kaya hindi tayo titigil. Iisip pa tayo ng ibang kaparaanan para patuloy na magapi at magtagumpay ang tao laban sa isang virus sa atin mga kababayan sa lungsod ng Maynila, sa atin mismo, sa gawain kilos natin. Pag tayo nagpabaya ay maaari malalagay sa alanganin ang sarili natin at ang ating mga mahal sa buhay. Kaya umasa kayo na patuloy na magiging prioridad ng inyong pamahalang lungsod na patuloy labanan itong pandemyang ito, itong coronavirus na ito. Kaya natin to, mga batang Maynila. Kapit lang. Awan Diyos. Makakaraos din tayo. So, isang maaraw at magandang panahon ngayong araw na ito sa bawat isa sa inyo. Sa mga nahihirapan naman, mga nawalan ng trabaho, kami po, through Director Fernand Bermejo, at ang aming mga kasapi sa PESO at lahat kami ay mag-iisip pa ng mga kaparaan ng paano makapagbigay ng oportunidad sa ating lungsod para sa ating mga batang Maynila. Mag-iingat po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Kapit lang, awan Diyos, makakaraos tayo. Tiyak po yun. It's just a question of time and how are we going to cooperate and participate in unison. Sabay-sabay, sama-sama, iisa ang layunin. Mailigtas
ang bawat isang batang Maynila at ang mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. Hindi po madali, pero hindi rin siya imposible. Magandang araw po. Pagpalainawa kayo ng pong may kapag. Manila, God first. Maraming salamat po sa oras ninyo.